Magandang araw sa inyo mga kabadyak sa video na ito. May binili akong gulong na ipapalit ko doon sa Maxis Crossmark ko. At ito ay yung Compass Billy Goat. Kamusta mga kabadyak? Ako nga palang kabadyak ninyo na si Russell. Kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe. I-click mo na rin yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na upload ko pa. Itong gulong na to is nabili ko sa Coinka. Hindi ko na nabidyohan yung pagbili ko at pagpunta ko doon. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano ko to nakuha. Ngayon, istataktagin natin yung cable tie niya para makita niyo yung tire. O, bubuksan pa lang. Ito yun na yung tire. O, bubuksan ko muna yung isa bago yung pangalawa. Ito na yung tire. Compass Billy Goat. Ang size nito is yung 27.5 by 2.10. Yung lapad. Yan, Compass Billy Goat. Skin wall na siya. Foldable na. So, tingin ko mas magana ito kaysa dun sa wild na gamit ko ngayon na Maxis Crossmark. Tatagtagin ko lang itong cable tie. Lag na yung cable tie niya. Ito na yung compass. Yan yung tire pattern niya. Pang exit to kasi maliit lang naman yung knobs tapos hiwa-hiwalay. Mas magana to siguro. Ito yun. Inabasa ko sa mga elite group na mabilis daw mabutbud yung compass na tire. So titingnan natin dito kung tama ba. Kung mabilis na bang mabutbud. So susubukan natin to. Yan o, foldable. Yan, skin wall. Hindi ko. Ito na yung compass yan. Ito yung problema minsan pag sa foldable. Tutupi talaga siya. So yan. Billy Goat 60 TPI light. Foldable. Arabic. Hindi ko lang kung yung ibig sabihin yan. Tapos ito yung tire pattern. Susubukan natin ito kung mabis nga pang mapudpud. Sana si ST Jackrabbit yung bibilin ko kaso wala dun sa Cuenca. Bili ko to dun sa Megatron Bike Shop ng 950 isang piraso. 50 times 2 is 19. So mura na yun. So ngayon ikakabit ko na rin to sa bike ko. So, tatagtayin ko na yung luma. So ikabit na natin. So ito yung Maxis Crossmark ko. So, tumagal siya ng 3 taon. Ngayon lang siya napudpod. Hindi naman ako masyado naglolong ride ngayon at pandemic nga. So, dito lang ako sa amin. Yan, ito na yung thread pattern niya. Wala na. Pudpud na yan. Ito yung sa unahan. Maxis Crossmark. 27.5 by 2.10 din yan. So ito naman sa likod, ganun din. Crossmark din. So ito naman, makakapal pa ng maayos. So maaari pa to. Pero papalitan na rin natin ngayon. Sayang din, baka mabebenta ko pa to. Kahit mura-mura lang. So yan na yung compass. Nandun naman yung isa na gulong pa. Ikakawit na natin yung compass na binili ko sa Cuenca. Dito sa bike ko. Dahil presto na yung bolt ko, mas madali na itong magtagtag ng hangin. So, tatag. Yan, pudpud. Kukunin ko lang yung interior to. Tube. Ilalagay ko na yung tube dito sa compass. Yan. So, tip lang, kung maglalagay kayo ng tube, dito nyo ilagay sa may logo. Yung part na to, mas madali nyong makita kung saan ba bobombahan. Kakabit ko na to. So, ito na yung huling part. Yes! Yan na! Ito na yung compass. Nagkabit ko na sa rim. Hahanginan ko na lang. Nahanginan ko na siya. Tingnan nyo yung pattern dito sa may gilid. Mas maganda yan kung pasok na pasok sa gilid dito. Para pantay yung magiging
ikot siguro ng gulong nyo. Pagawin ko lang is, urong ko lang paloob, tapos ipapasok ko. Para magpantay. Tingnan nyo lang bawat gilid, tapos ganun lang din yung gawin nyo. Ngayon mo naman is, ayos pa naman yung mga gilid niya. Pantay pa naman, yan. Dito sa skin wall o gumball ata. Hindi ko alam kung skin wall o gumball to. Hindi siya pantay dito. Yan, hindi pantay-pantay yung ano niya. May maliit, tapos meron namang malaking size. Bubombahan ko lang ulit. Ito na yung compass. Ito yung itsura niya. Comment niya naman sa baba kung ano ba mas maganda. Kung walang decals dito o yung meron. Kasi para sa tingin ko, para dito sa setup ko, is mas maganda kung wala mga ganito. Para yung skin wall lang talaga, yung skin wall o gumball lang yung makikita. Ito naman is yung sa huli. So ikakabit ko lang dito huli. Natagtag ko na yung cable tie. So ikakabit naman natin siya dito. Yan naman yung cross mark sa huli. Yan naman yung gulong. Yan yung yan yung itsura ngayon. Tingnan natin pag naikabit na natin tong compass na Billy Goat. Kabit na natin. Tong hirap sa folding. Yan. Pero maganda to. 1K lang pero naka-folding ka na, kaso hindi tubeless. Kung mapapamura pa tapos tubeless pa siya. Ang ganda na nitong gulong na to. Bid. Yan. Na. So next naman is yung sa rim. Madali pala pang nakaigat niya. Hindi tapos dos. Hindi ako lang nangangalan. Buti madali lang ikabit to kahit folding. Upar dun sa iba na gumagamit pa ng tire lever. Yan, ikabit na natin. First time ko lang ka-skin wall na tire. Ito na yung bike ko ngayon, naka-skin wall na siya. So, compass. 1.9 ko lang nabili, tapos foldable pa. Tapos naka-gumball ka na. So, a few months, titingnan natin kung mabilis nga ba siyang mapudpod. Kung may encounter ako na issue, katulad ng na-encounter ng iba na napabasok sa ibang epic group. So, titingnan natin yun. Hanggang dito na lang itong video na ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo yung notification bell para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa. Have fun, enjoy your ride. Ride safe mga kadyak.